Oh guys, welcome back. Nandito tayo ngayon para mag-kennel visit sa Hound Haven Kennel. Pag-aari ito na ating kaibigan na si Atan. So, alamin natin kung anong setup nila, kung anong mga aso makikita natin dito. Tara! So, mga dudes and dudettes, ito na si Atan. Pakilala ko sa inyo. Siya yung may-ari ng kennel. Hello guys! Atan, balita ka pa, pakilala mo kami sa mga alaga mo dito. Oo, tara! Oo. So, eto nga, alamin muna natin, gano'n ka na ba katagal nag-kennel? Okay. Bale, nag-start ako mag-alaga ng aso at year 2019, gano'n, mga 2019. Mm-hmm. Tapos, alaga ko lang talaga sila. Tapos, nag-start ako ng kennel ngayon lang 2021. Okay. Yung mga yan, ngayon lang ako nag-start mag-breed. Pero talaga sila, nagtitrain ako ng aso. Alaga ko lang lahat sila. Hobbyist ka pala. So, nag-start from hobby, tapos ito na, business. Business, yan. May story ba itong hound day? Parang ngayon ko lang sa hound day, parang ang astig ng yung hound kasi, galing siya sa, hindi ko alam kung saan ko siya nakuha, pero sa mga aso ko na din, kasi di ba yung hound sa aso din. Uh-oh. Tapos yung Haven, pangalan yun ng panganay kong anak. Kaya pinasok ko siya. Bago lang kasi yan, tapos meron akong bunso, hindi ko siya naisama yung pangalan niya. Kaya ito lang yung pumasok sa kennel name. Okay. Very nice. Very unique guys yung pangalan ng hound. Tara, alamin na natin kung ano yung mga asong makikilala natin ngayon. Dito tayo mag-start guys. Sino ba ito? Ito si, ano siya, si Krona siya. Ito, ito yung pinakauna kong aso dito. 3 years old na siya. Benjan Malinwa, trained siya ng search and rescue. Nagamit na rin namin ito sa trabaho. Wow. Ang tangkahan ni Kronos. Okay. Pero guys, napapansin niyo ba ang tahimik niya? Behave na ba? Galing. Si Kronos. Ilan taon na yan? 3 years old na daw. 3 years old. Bale, nag-start siya ng training ng SAR. 4 months, nagpapunan na ako siya. Tapos, ngayon, tumingin na yan kasi nag-trip na ako. Tapos hindi ko na rin magawang mag-training. Pero tuloy pa rin yung mga kasama namin, nagtuturo pa rin sila ng aso. Ah, okay. Ako, pumasok lang ako sa breeding ngayon. Breeding. Saka na yung nakabot ng ano yan, ng stud fee? Ito, 8K to. 8K? Wow. Pero hindi ko na siya masyadong ginagamit. Hindi na. Pang sarili na lang. Pang sarili lang. In-house breeding na lang. Oo. Pero pagkakilala, ginagamit ko pa rin. Oo, diba? Galing, okay. Nakakatuwa. Boy! Ano ba, papi, yung mga papers niyan? Ito, papi, PCCI. PCCI siya. So mayroon din siya mga bloodline na tinatawag? Oo, bali ang line nito sa papel. Kasi yung ibang line niya sinasabi, parang sa papers na lang nababase. Yung iba kasi sinasabi nila, pangalan ng great-grand na mga parents nila. At ako kasi, hindi ako bumabase. Bumabase ako sa kalino ng aso. Wala sila, sila sa lina. Wala sila sa kahit anong nakalagay sa papel. Kung ang aso na kalino, kung gagalitin. Trabaho. Kung papet lang naman, walang problema. Basta hindi mo kailangan bumasa sa papers o sa linya ng aso. Kahit anong aso, pwede mo sila kailangan na kaparehas din ng may laing aso. Sige, siya talaga. Ito si Bob Samantala. Punta naman tayo sa pinaka-active. Pahala na natin siya. Ito naman, Jack Russell na to. Come. Ito ang pinakamakulit. Ayan. Ito ang pinakamakulit kong aso. Si Bolt. Ang pangalan? Si Bolt. Bolt. Ilang months na to? Bali, si Bolt ay 10 months. 10 months old. 10 months. Napapaligira ka ng malalaking aso. Mm-hmm. Pero siya ang pinakamakulit. Ito ay, ano nga to? Ano? Jack Russell to. Nag-stud din to or? Ginamit ko na siya dun sa isa kong female. Kaso problema, hindi siya nag-take kasi siguro bata pa rin to.
Bali, sinubukan ko lang naman siya. Sinubukan ko lang ito. Okay. Pero talagang ano, alaga at ano, patchy. Ito, sa anak ko kasi to. Ito nga siya to. Okay. Napansin ko, ito yung suot mo. ABAP, ABAP. Ito, bali tong ABAP. Ito ay grupo namin na mga canine trainers yan. Tapos, bali international din siya. Nagtuturo kami ng SAR, Search and Rescue. Walang bayad yun. Bali, kung gusto niyo lang, PM kayo sa page na International Altruist Association Philippines para makausap nyo yung in charge doon. Tapos, ayun lang, usap lang kayo kung gusto niyo talaga. Bali, wala yung bayad. Kung dedikado kayo, mas maganda. Kung may aso kayo o wala, pwede rin sumali. Kasi nagbibigay sila ng libreng training ng first aid. Para kung sakaling may nangailangan, huwag naman sana, magagamit yung training nyo. Hindi lang siya sa aso, kasama rin yung training na first aid. Ganun lahat. Oh, okay. Very nice. And guys, search naman sa Facebook page. Next! Ito naman siya. Ito ang asawa ni Kronos. Bump. Guys, magdadrop na ng bumping na yun. Bali siya ay 55-56 days na pregnant. Yun. Usually ba lang inaanak ng ano? Bali, last na anak nito ay 10 puppies. Buhay naman sila lahat. Nandun, nakita nyo nga sa video kanina. Oo. Ilang taon na siya ngayon? Ito ay 3 years old din. Magkasing edad sila. So, ito ang pinartner natin kay Kronos. Oo, ito ang kapartner ni Kronos. Ganun. Siya naman ay FCI. Mexico naman siya. Yun yung line niya. Line lang naman yun. Okay. Mexico. Ano yung name nito? Si Preda. Preda. German Shepherd siya. Pero working line. Ano yung ibig sabihin ng working line? Yung working line natin, ano siya, ginagamit siya talaga ng mga police natin, mga military para sa training. Okay. Sa trabaho, yan. Ang working line kasi, wala silang hip display siya. Hindi bagsak yung pwede nila sa likod. Bali, wala. Good for ano talaga sila, K-9. Okay. So, ano yung isa? Working line tapos? Working line and show line. Show, yung pinagkaiba nila, yung pang show at saka pang work, pang trabaho. Yun doon mo makikita yung structure ng katawan nila, iba sa working. Kasi yung pang show, bagsak yung pwede nila. Okay. Ang working, ito, ganito. Okay. Pero stamina, energy, malaking pagkakaiba nila. Kasi ito working, kahit pagod na sila, tuloy pa rin sa trabaho. Yung show natin, yung pan-show lang, pantakbo, pagandaan sila ng aso. Ito sa working naman siya, kahit saan mo siya ipasok. Kahit saan, anong tawag ko? Category. Yeah, category ng canine training, yung pwede sila. Pero ito ay buntis din, guys. Yeah, buntis din to. Ano ang pangalan pa kanya ito? Si Tala. Tala, oo. Bali siya ay 58 days na. Siguro anak na siya anytime. Bukas. Oo, anytime soon. Hala. Pag ito ba, masunod pa sila pag nanganak? Ano bang behavior nila pag? Parang okay. Para sa akin, okay naman. Kasi lahat naman sila trained. Oo nga. So, hindi sila nagbabite or hindi sila delikado? Hindi naman. Tapos hindi rin sila madamot sa puppy. Pinahawak nila sa'yo. Okay. Ano nga? Pag may bata ka, kunyari, pwede ka rin kung possible kung may dad at German Shepherd. Oo naman, pwede. Kasi, hindi naman sa para sa protection. Yung bed dyan kasi natin, ginagamit talaga sila sa canine training. Uh-oh. Pero,
kalimitan kasi ngayon, yung mga families na iba, bumibili na rin sila ng aso. Katulad ng mga Belgian Malinois, hindi naman sila pag sinabi na Belgian, matapang na agad. Oh, di ba kasi perception ng Nung iba, family. Matapang na agad. Hindi. Talagang kung paano mo unawain yung aso, dun lang, nandun sila. Galing siya ng Thailand. Ah, import pala siya. Ganun mo. Medyo nagsished siya ngayon kasi bagong panganak siya. Kita niyo ba yan ang ulo? Ang head niya, ang laki. Okay. Umanak siya, diba? Umanak niya lang. 1 month pa lang siya kaya nagsished siya ngayon. Galing. Anong kulay yan? Black lang siya, black. Okay. Galing mo yung pagkaganon niya, parang muscle. Yung parang pag tumayo pa na siyang gano'n, nakastock na siya. Ang galing. Earn! Ang galing. Makulit yan. Oo nga. At yun, guys, curious ba kayo? Ilan ang inanak ni Pearl? At ano yung itsura ng mga inanak ni Pearl? Pwede ba namin makita? Oo, pwede. Tara. Ayun. Ayan ang mga babies. Ayan, ito ang puppies ni Pearl. Ayan, makakatawa. Ito guys. Oh, anong kulay itong dalawang ito? Bali silang dalawa, lilac and black lang. Wow, galing. Bali, yung tatay kasi nila, lilac, tapos yung nanay ito. Kaya naglabas sila ng dalawang kulay. Ah, ganito yun. Alam mo, may line tayo, di ba, sa mga ganyan. Ano yung line ba? Ito ay ang linyada. Bali, itong inahin ko, si Cholo and Devil's Feet. Oo. Ito ay kinuha namin, galing na siya ng Thailand. Sinuwi namin dito sa Pilipinas. Ang galing mo, ang ganda. Ang cute nila. Lilac and black. Wow. Kita nyo ba yan, guys? Ang astig. So, meron tayong iba't ibang klase ng breed. Simula sa malalaki, paliliit, at lahat na guys dito sa Hound Haven Kennel. Diba? So, kung interested kayo guys na magpa-stud. Oo, pwede. Pero yun nga, i-qualify pa kayo ni Atan. Oo, kasi bali kami sa Belgian, nagsiselective breeding kami. Kung gusto nila ng puppy share, namimili kami ng inahin. Na pwedeng ipares dun sa lalaki namin para yung ilalabas nilang puppy makakuha ng traits dun sa tatay o kaya sa nanay para pagka nag-puppy sila
masasabi namin na talagang quality yung mga tuta, tapos pwede rin nilang ipasok kung saan nila gusto, pending sa PNP o kung saan man na gusto nila. Kahit saan training, pwede. Eh, di ba, manganak na sila. So, are you planning na ibenta sila or hindi. Ano sila? Bali, sila ay kung papalarin man, pasok natin sila sa training din, sa ABAP din. Kung sakaling makailangan ng puppies, may naibibigay tayo para makatulong sa training nila. Ah, okay. Thank you for us, guys. So yun, kung interesado kayo, mag-inquire na lang kayo. May Facebook ka, diba? So, meron. Ang Facebook po namin ay ito din, Hound Haven Kenneth. Okay. Ililink ko na lang yung mismong link ng profile. Ah, ayan. Okay, interested kayo, ma-estimate lang. Magkano ang benta ka na German Shepherd? Okay, bigay na lang. Bali sa German Shepherd namin, siguro bigay natin sa kanya ng price range na 45,000 to 50,000 ang isa. Isa guys, tapos sa mga imagine. Tapos dito naman sa Belgian Malinois natin, 20 to 25 yun ang mas mataas yung German Shepherd sa Belgium. Dito sa Pilipinas naman siya. Okay, so yun na. May idea na kayo kung ano ang pratihan. Kung may tanong pa kayo, huwag kayong mahiyang mag-inquire. Okay? How do you even know? Alright. Maraming salamat sa pagpapa-unlock sa amin sa pag-visita sa Kenneth ngayon. So, thank you so much. At we'll see you. May gusto ka bang i-shout out? Shout out kayong mga kasama namin sa International Albreed Association of the Philippines, K9. Kaya, kaila Ma'am Donna, kaila Sir James, sa mga head namin sa ABAP, hello po sa inyo. thank you so much. Salamat. Pagtagal-tagal, oh, tama, hindi na siya masyadong makulit. Oo. Kinokorek niya nga. Ayun. Dinidisiplina niya. Sana, oh.
Because I